Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Dumarating ang pagkakataon na masusubok ka at malalaman mo kung sino ka talaga. Pagmahal sa pamilya. Pag may kailangan po kayong bilhin na gamot, ito po yung gamitin niyo, ha? Salamat. May malasakit sa kapwa. Ang pinakamalaking kasalanan daw ay kapag may kakayahan kang tumulong, pero wala ka namang ginawa. Sa balikat niya, ipapatong ang isang mahalagang misyon. Kailangan ng mga tao ngayon si Darna. Hindi ako ganyan, pero susubukan ko. Lipat na si Jane De Leon bilang Darna! Mars Ravelos Darna! Jane, maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Sabi nga, I last met you when you were 20 years old. You're turning 24. Tatlong taon tayong hindi nagkita. Ang bilis ng panahon. Super. Kumusta? Puro shoot po kami ngayon sa Bulacan with my co-stars po. And super excited po talaga kami ipakita yung pinaghirapan namin. How is the experience? Experience with Darna, ups and downs. Para siyang roller coaster talaga. Marami kaming, syempre pinagdaanan, hindi lang naman lahat po good moments, ganyan. Kasi kailangan po talaga namin alamin kung saan papunta yung characters namin. Especially Narda and Darna. Kasi dalawang persona po talaga yun eh. Ang maganda naman po si Tito Boy, nandiyan si Derek Chito para i-guide po kami lahat. I'm so happy. So glad that you have this opportunity to work with one of the best directors in the country, and that is Chito Ronio. And your DOP is Neil Daza. Neil Daza. Ano pa ang iyong mahihiling? Congratulations. I had a conversation with Iza Calzado, at hindi lamang yung emotional na preparasyon, pero ang ganda ng mga kwento niya dun sa physical training. Yes po. How much physical training did you do? Almost wala na rin po kaming tulog. Everyday po talaga. Kasi po yung nagsa-stunts po sa amin is from Australia. Siya din po yung isa sa mga stunt guys sa Marvel. Wow! So, disiplina po talaga. Ganyan. Kahit pagod na po kami, kailangan po namin mabalance yung health namin dun po sa mga ginagawa namin na fight scenes. At ang challenge dito sa Darna ay sabay yung physical at saka emotional at saka yung mental, di ba? So sabay-sabay ito. Teach me how to kick. Kapag magkikik po kayo, kailangan nakaganto po. Yung taas na yun, hindi ko kaya. Kailangan hindi po agad kayo sisipa. Ah, kailangan i-ano muna, pak tapos sipa. Tsaka sisipa, tsaka magkikik. Oh, di ba meron din yung forma? Form, mga ganun po. And iba-iba po talaga. At saka you have to be fierce. Fierce. Pak! Kailangan po talaga, hindi malamya. Tinuturo naman po sa amin yun. But you're acting at the same time. Yes po. That's the thing. Yes po. Hindi pwede kumakarate ka lang, tapos walang emosyon yung mukha mo. Ang maganda kasi nito, tinitrain ka, pero baon mo na rin yung kaalaman na nakukuha mo dito sa Darna as Jane. Nakakatulong naman po siya dito, kasi syempre kapag yung self-defense, hindi naman po like professional na right. Alam ko how to protect myself. Mm-hmm. But kahit pa paano, may knowledge na rin po kami. Sa ano pa yung preparasyon na ginawa mo for Darna? Isa na rin po yun sa pagpapagupit ng buhok. First time ko magpagupit ng buhok. Ulit for after na many short. Years. Nung short po. Okay. Kasi before, bata lang ako. But now kasi as, you know, 20 na, 20s, ganyan. Buti you're not the type of girl na hirap na hirap na hirap baguhin ang hairstyle. Nako, Tito, hindi po. Kahit kalbo po yan, kung kailangan po talaga sa show, kailangan po sa character, why not? That's the actor in you. Yes. Mm-hmm. So, hindi naging problema yung pagpapagupit? Hindi po. Actually, gusto po talaga nila ng wig, kung pwede wig. Pero sabi ko, mas okay talaga kung short hair para ma-embrace ko na rin po yung young Narda. Kasi yung short hair po is for young Narda. Mm-hmm. And iba po yung adult Narda and si Darna. So, tama. Magkakaiba po silang lahat. Talk about Iza Calzado, talk about Joshua, talk about Zijan, and other members of the cast. How is the experience? Ang experience ko with Mama Iza, para po talaga siyang nanay namin sa pagkain, maalaga po talaga. And with si Jan, with Bunso, yung relationship po namin ni Ding, parang organic eh. Kahit off and on cam,
natural. Sobrang natural po talaga. Also with Tita Rio Locsin. Ganun po. Rio plays? Lola Berta, okay. Our Lola. And with Joshua Garcia, nung una po talaga. Love interest. Love interest ni Narda. Nagkaroon po kami ng parang awkwardness. Parang, saan ang galing yun? Yung pagiging awkward? Okay, niligawan ka ba ni Joshua dati? Hindi naman, Tito Boy. Gusto ko yung... Wait lang, pahibong station. Gusto ko yung... alam mo, Tito Boy. Hindi naman, Tito Boy. Magkakilala naman po kami dalawa. Sadyang okay. Siguro ngayon lang po kami nagkatrabaho. Tansyahan. Tansyahan. Mm-hmm. Siguro okay. May ilangan, may mga ganun. But in a good way naman. Unti-unti naman po namin dinidevelop yung friendship namin. Pero ngayon, super close na po kami dalawa ni Joshua. Mm. And comfortable na po kami sa isa't isa. Aside from them, sino pa? Janella Salvador, yes. At Valentina. So how is it? Have you had scenes together na? Meron na po. Nagkaharap na po si Darna at si Valentina. Talaga? So kumusta yung paghaharap na yun? Maraming ahas talaga? O nabago yun? Pwede na ba natin pag-usapan? Isa rin po yun sa kailangan abangan ng mga tao. Kung ano yung pagkakaiba ng Darna ngayon at sa Darna noon. Isa rin po si Valentina. Kailangan po nila abangan kung ano po ba yung mga makakasama niya. Mga ahas, yung costume niya. Mm. Iba-iba po yung atake ngayon ni Janella. Sobrang nakakatuwa po talaga. Nagkaabang-abang. How is it working with Janella? Janella, she's like my sister. Una din, ilangan, awkward. But ang maganda kasi dun sa production and sa team ng Darna, lahat ng artista nag-e-effort po talaga. And with her naman po, may times na nag-movie kami, 3 times a day, ganon, sa kwarto. Lock-in. Tapos i-share po kami ng mga experience namin sa life, good or bad. And meron din po, Tito Boy, kung makikita niyo, may mga talsik ako na mantika. Oo. Ano na po yan? Peklat? Kasi nilulutuan ko siya ng kwek-kwek. Nilulutuan ko ng kwek-kwek si Janella. Dahil gusto niya ng kwek-kwek. Kasi gusto niya ng kwek-kwek. Nag-crave kami sa kwek-kwek kasi hindi kami makalabas ng lock-in. So doon na lang ako nagluto sa room ko. So you've become very good friends. Yes. Let's talk about Chito Ronyo. This is your first time to work with the great Chito Ronyo. Yes. Kumusta? Sobrang mahal na mahal ko si Direk Chito. Parang yung relationship namin dalawa. Para ko na rin siyang ama. Paano siya mag-direct? Siya ba yung tipong ibinibigay sa iyo ang emosyon? Ito ang linya? Ito ang gusto kong gawin mo? Ito yung dito ka? Or is he the kind of director who gives you the space, bahala ka? Ibibigay lang po niya yun, Tito Boy, kung alam mo na po yung character mo. Pero hanggat hindi mo po talaga alam yung character mo, igaguide ka naman po niya. That has always been Chito. Pero yes. Pag nakikita naman niya na ginagawa mo ang trabaho mo, naman, alert ka naman, focus ka naman, matutuwa naman po siya sa'yo. At kung meron ka talagang ibubuga, yes. He is the best director. And kami rin bilang manonood, excited kami. Kasi ako personally, I'm a fan of Chito Ronyo. At parati kong sinasabi, walang ginagawa si Chito na walang kakaiba. Meron at merong kakaibang lalabas. Meron talaga. And with Direk Chito kasi, ang smart niya eh. Hindi mo maiisip na maiisip niya yun. May mga ganun po siyang bagay na ginagawa. May ini-insert siya. Tapos magugulat na lang po kami lahat na wow, like Direk Chito. Sa gantong panahon, naiisip pa niya yun. And marami na rin po kasi mga movies din na advanced na. And nasasabayan po talaga niya. Jane? Naalala ko pa nung mga panahon na tayo nag-uusap tungkol sa buhay, pangarap, tungkol sa Darna, maraming mga luha ang lumabas. You know, that was a time in your life when nothing was sure. Pag binabalikan mo yan, anong iniisip mo? Naiiyak ako, Tito Boy, kasi hanggang ngayon nakatayo pa rin ako dito. Nalagpasan ko lahat ng mga naranasan ko, pati paghihirap ko. And nakakatuwa lang kasi may mga taong nandiyan para sa akin, para suportahan pa rin ako at you know, itulak pa rin para matuloy yung pangarap ko. At alam mo yan, Tito Boy. Alam ko yan. Alam mo yan lahat. Alam ko. Was there a time, itong mga nakaraang taon, na gusto mong bitawan na yung pangarap? Yes. Was there a time? Talaga? Yes. Ano yung mga pagkakataon na yun? Dumating na po sa point na gusto ko nang bitawan yung bato. Yung role po ni Darna. Mm. And parang sinabi ko po sa manager ko po, pati sa mama ko na parang gusto ko na lang po ulit mag-aral. At mag-business, ganun po. Kasi sinabi ko naman po sa inyo, Tito Boy, hindi ko naman po talaga alam bakit ako po yung piniling Darna.
Naalala ko yung kwento mo yun. Ah, ano ba yan? And hindi ko po talaga in-expect. Ang tangi na lang na pinanghahawakan ko yung plano sa akin ni Lord. May plano siya sa akin. And syempre yung kahit isang taong may nagtitiwala sa akin, kailangan ko panghawakan po. Kasi Jane, ang dami rin tao na hindi naniniwala sa'yo noon. Marami, little boy. Oo, ang dami. Sino, nung panahon na yun, sino ba ako? Saan ba galing si Jane? Pati nung panahon na yun, yung sari ko palang po, nagsisimula pa lang po talaga ako. At hindi ko po alam na may gantong kalaking proyekto na ibibigay po sa akin. Naalala ko pa, nung sinabi sa'yo, was that Inang? Take me back to that moment. And how was that? How did it happen? I remember that story. Nung time po na yun, sinabi po sa akin na pinapatawag daw po ako ni Ma'am Charo and ni Direk Gerald, ganyan. So, ako, okay po, medyo kinakabahan na ako kasi nakailang audition na po ako eh. Lagi po akong pinapatawag ng Darna. Tapos, pagpasok ko po dun sa taas, lahat po ng mga boss nandoon. So, parang, hala, ano nangyayari? Sabi ko, ano po to? And then, pinaupo po ako doon, tapos in-interview po nila ako, kamusta yung naranasan mo, ganyan. Sinabi ko lang naman po, Tito Boy, sa mga boss, kung para po talaga sa akin, para po sa akin, kung hindi po, okay lang naman po, baka meron po talagang karapat dapat for that role. And marami pa naman po mga opportunity or mga work po outside. And yun po, bigla na lang po sa akin sinabi ni Inang na, handa ka na ba? Kasi nasa yun yun po to. And handa ka na ba maging si Darna? Kasi ikaw na si Darna. Finally, we made the decision to give it to someone. So are you ready for the responsibility? Wait lang po. Tinatanggap na ba ang bato? Kaya mo ba tanggapin ang bato? Yes po. Oh, congratulations! Tama ba ako? Parang nagtanong ka kung bakit ikaw? Parang may sinabi si Inang? May nakikita... Yun. Nagtanong naman po ako. May nakikita po silang potential sa akin. Oo. May nakikita po silang future sa akin. Yung po, Tito Boy. And nagpapasalamat naman po ako na pinagkatiwalaan po ako lahat ng mga boss, lahat ng mga tao nagtitiwala sa akin. Kasi, syempre, kung ikaw wala kang tiwala sa sarili mo at nakikita yun ng ibang tao, sobrang nakakataba po talaga ng puso. And ayoko rin po silang ma-disappoint. But you know that in this business, napaka-competitive. Alam mo na marami ang nag-audition for the role. At alam mo na minsan hindi lamang yan doon sa galing, hindi lamang doon sa karanasan, but sometimes you look for something that's intangible. Yung meron ka eh, nasa iyo. Hindi namin alam kung ano, pero nandyan. So, kaya ipagkakatiwala namin sa iyo yung papel. Parang naalala ko na in essence yun ang sinabi sa iyo. Yun po. Yun po. Hindi ko po talaga in-expect. Hindi ko po talaga, kung alam lang po talaga ng lahat. Hindi ko po talaga alam kung bakit ako po yung pinili. Kung nagtataka po lahat ng mga tao, bakit siya ganyan? Bakit siya yung Darna? Sino ba siya? Saan pa siya nanggaling? Kung pwede lang ako makisama sa kanilang lahat, alam niyo ako din, hindi ko rin alam kung bakit ako yung ganun po. Ako din, unti-unti ko rin dinidiscover, unti-unti ko rin inaalam kung bakit ako yung tinadhana for this role. Pero lalaban ka? Pero lalaban ako. I'm not gonna stop. Ibinigay sa'yo eh, ang pagkakataon. Yes po. Ibinigay sa'yo ang bato eh. Opo. Oo. At hindi lang naman po ako yung naghihirap dito. Marami naman din po mga tao ang naghihirap para po sa proyekto po dito po eh. Ang iyong karera ay nakafocus ngayon kay Darna? Yes po. And sa sarili ko po dito po eh. Ito, Tito Boy, singit ko lang po. Oh. Siguro din po kasi yung mga tao, hindi pa po talaga nila lubusang kilala kung sino ba talaga si Jane de Leon. Tama. Kung saan po ba siya magandang nagaling. Tanong yan, sino ka ba talaga? Saan ka ba galing? Yes po. And ayun din po yung gusto kong ipakita sa kanila, unti-unti. Kasi ang nakikita lang po nila sa akin lagi, pictures, TV, sobrang mysterious ko po kasi. And ngayon lang po, pinabala ko naman po ipakita sa kanila yun slowly. Sa YouTube, sa social media. Kaya sobrang naiintindihan ko po talaga kung saan po sila nanggagaling. Mm-hmm. But very briefly, Jane, sino ka ba? Saan ka ba galing? Until you reach that point na nag-audition ka for the role? Ako po ay isang simpleng babaeng nangangarap lang po, lalo na po sa pamilya ko. Kasi dumating din po kami sa point na nangungutang kami. Kinakain lang namin before, Tito Boy, alam mo yung toyong may mantika. Pag pinagsama mo kasi yun, lasang adobo na. Dumating din po kami doon na
limang piso na lang pera namin. Kailangan ko bumili ng itlog. Tapos natapon ko pa. Bakit kayo dumating sa point na ganun? Na halos wala nang makain? Nabaon din naman po kami sa utang. Yun din po kasi yung pre-promise ko sa family ko na ayoko na pong dumating sa point na mangungutang po tayo. Ganun. And ako hindi ko pinagsisihan yung Tito Boy. Kasi kung, dahil doon, naging malakas akong tao. Tama. Eh. Oh. Dahil doon, naging ganito ako ng paglaban ko. Yung pangarap ko, nandito ako para sa pamilya ko. At hindi ko po kinakahiya. Kailan nag-umpisa yung hilig sa pag-aartista? Ikaw ba'y nakaranas pumila, mag-audition para sa commercials, para sa mga serye? Nag-extra ka ba? Nag-crowd ka ba? Mga karanasan? Lahat ito, boy, pinagdaanan. Lahat yun? Lahat po talaga. Nag-extra rin po ako sa movie pa po yun ng Lisken, Just the Way You Are. Mm-mm. Napagkwentuhan ano natin yan, actually. Cheerleader po ako doon, kaso tinanggal din sa eksena. Paano? Cheerleader din po ako doon. Parang may crush ako kay Ken, kay Enrique. Kaso, nung pinanood ko po yung movie, tinanggal din nila. So, naranasan mo yung nangumbida ka ng mga kaklase, ng mga kaibigan na, panuorin natin. Yes, cheerleader po ako doon. Tapos pag napanood mong pelikula, wala ako doon. Wala ako doon. Naranasan ko po yun, yung maghintay po sa van, gigising kami na maaga. Nakasama ko po talaga yung mga talents. Mga commercials. Commercials, yes po. Nagsimula po talaga ako sa commercials dito po. Uh-huh. Sa pagmamodeling, ganyan. And pero di ba, may mga pagkakataon na palagay ko nakuha ko. Yes! Tapos wala naman. Wala naman. Ilang beses na rin po ako na-reject, ilang beses na rin po akong pinalitan. Naranasan ko po talaga lahat. Lahat masakit, yan. Masakit po talaga. Pero ako po, inspirasyon ko po yung family ko po eh. Sabi ko naman, di naman bata pa ako, hindi naman matatapos yun doon. And may right time naman po talaga for me. Kasi hindi naman po lahat ng pagdadaanan mo madali. Oo. Paano ka napunta sa audition ng Darna? Take me to the time when you were asked to audition. Okay. Patapos na po yung halik ng mga panahon na yun. That was 2018 or 2019. And sinabi po sa akin ng manager ko na si Kuya Tyrone Escalante. Sinabi niya sa akin na, Jane, may audition for Darna. Kasagsagan na po nun, si Liza na po yung Darna eh. Sabi ko, ano pong role, ganyan? Kontrabida. Kasi ano eh, yung production din, tinatawagan ako, gustong matry na mag-audition ka. O sige po, Kuya Tay, wala naman pong masama kung itatry ko. So yun po, first audition ko po is public audition. Nationwide po yun, mapa-artista, oh, kahit sino po talaga okay pwede mag-audition. So nag-audition po ako as kontrabida. Nung second, pag sinabi mong kontrabida, ito yung Valentina. Hindi po. Ibang kontrabida. Ibang kontrabida. Basta as kontrabida lang. Opo. Okay, alright. Tapos po, after 3 months, nagpatawag naman po sila. Special screening naman po yun ng mga artista. So after 2 months, nagpatawag na naman sila. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko, hindi naman po kasi ako nag-expect ito boy eh. Tapos po, mas lalo pong dumami yung nag-audition. Yung pangatlong audition po na yun, ayun na po yung may helmet na kami. Kailangan may action na po, ganyan. Tapos after po nun, yung pang-apat po, pinatawag na naman po ako dito boy. Nung time po na yun, kausap ko na po yung mga boss. In-interview po nila ako, buhay ko po, ganyan. So nagtataka naman po ako, hala, bakit ini-interview nila yung buhay ko? Siguro, 3 na lang kami natitira. May mga ganong thoughts na po ako, pero ayoko pa rin mag-expect, Lord. Sabi ko, ayoko mag-expect, ganyan. May maganda kayong plano sa akin. And then, pinaka-last na po, nung nag-Mega Ball po ako. In-invite po ako sa Mega Ball. And sabi ko, bakit ka-table ko po yung mga boss? Bakit? Parang I smell something fishy. Oh. And nung pag-akyat ko po, sabi po sa akin, imi-meet lang daw po ako ni Ma'am Charo at Direk Cheryl. Kasi may sasabihin daw po sila importante sa akin. At pagpasok ko po ng room, ayun na po yung nasa YouTube na in-announce po nila. Oh. Yun po yung journey ko. What a journey. Take me to your first shooting day. Una, nahihirapan po ako kasi yung role ko po na si Narda, na kailangan ko pong mag-adjust. First day, kapa-kapa, hindi pa naman po ako napapagalitan ni Rick. Hindi ka na sigawan. Hindi pa naman, pero ginaguide niya po ako. Kasi nung time po nun, puro Narda po lahat eh. Hindi ko po po nakakasama sila Mama Iza, sila si Jan, nakasama ko po sila second cycle na po. Okay. So, doon mo nakilala si Direk Chito, and you found out that he's actually a wonderful human being. Yes. Mm-mm. Dumating pa po sa point na, Direk,
May barbecue po doon sa labas. Pwede po bang pahingi ako ng 20 pesos? Ano na eh, ang tanong, nagbigay ba? Nagbigay naman si Direk Chino. Yung relationship po namin, para kaming mag-ama. Parang, ang sweet. Yun, ganda. Sweet. Ako natutuwa. I'm really proud of the both of you. Yes. Sarap. So doon nag-umpisa. Doon po nag-umpisa. Pati ayaw po kasi niya na ano, na kapag tahimik po ako, sinasabi sa kanya, oh, bakit ka tahimik? Gusto niyo po lagi, ano ako, parang John. Right. Ganyan. The very first time na naisuot mo yung costume, how was it? I cried talaga. I cried. Like, wow. So, Mom, this is it. Parang dati lang, nung grade 1 ako, bumibili lang ako sa palengke ng karton ng helmet ni Darna. Pero ngayon, yung helmet na talaga ni Darna. I was crying po talaga. Bawal nga umiyak kasi naka-makeup ako. Overwhelmed. Super. And marami pa talaga akong pagdadahan. Especially hindi pa po tapos ang shooting namin. At tuloy-tuloy pa rin. At aalagaan mo ang sarili mo. Pero kumusta naman ang lagay ng puso mo? Puso ko po? Mm-mm. Kumusta ang lagay ng... Bakit palagi para kaming ano ni Jane. Kumusta ang lagay ng iyong puso? Masaya. That's good. Masaya pa yung puso ko po ngayon. Pero ngayon kailangan ko po munang piliin yung sarili ko dito, boy. Mm-mm. Dahil maraming pagkakataon din na hindi mo pinipili ang sarili mo in the past. Di ba? Minsan pinagdadaanan talaga natin yan until you realize na ako naman. Ngayon talaga, Tito Boy, ako naman. Oo, yung ako naman muna. Napaka-selfless ko po kasing tao, super. Totoo. Mas inuuna ko po talaga yung ibang tao kasi sarili ko. Kaya parang ngayon, kailangan ko muna, isipin muna yung sarili ko. Para tayong yung first runner-up at saka yung, ano, di ba? Bago i-announce yung winner. Sa Miss Universe na nag-i-i. Namiss kita, Tito Boy. Ikaw din, sobra. Yung conversation natin ngayon parang... Wala lang. Casual, super casual. No, but I really looked forward to this. Sabi ko, the last time I spoke to Jane, yung pa, yung mga panahon na yun. Nene pa ako, Tito Boy. Oo. Nene. So, 3 years later, nandito ka na. No, I'm so proud of you. Thank you, Tito at Boy. At maraming salamat. And God bless you. Sa lahat ng nanunood po sa atin ngayong gabi, ngayong araw, ngayong oras na ito, mula sa aming puso, maraming salamat. Suportahan po natin si Narda, si Darna, si Jane. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.